Hamza and W. Papa. Come here, Gus. Come. Oh. Come. Oh, careful. Wait. Make it two. The team go. No. Hi. Yes. Yes. Huh. How much? 32. You can do it though. And W. Huh? Come on, let's go there. Let's go there. Drink water, come on, drink water. Yeah. Drink water. Come on, drink water. Go there, Kuya. What? My Kuya. You can sit there. Come on. Here. It's a nice. Also, yes. This is not yours. Careful. Whoa! Kaso? Yummy! Burger. Yummy, Kaskas! Oops! Ipa na ipa mo. No? So, bukas, punta mo tayo sa pag-ibig niya. Mas na maybe. Registration yun. Papa,
there's different. I'm not a black dog. This come Thursday, right? Last Thursday, right? This Thursday. What's it? You know, I enjoy ketchup. Oh, he eat the fries. What? Come on, eat now. Sarap. I'm not a vlog girl. Luwas mo nang magkumain mo. Mag-isa. You know. Ang sauce niya sa ketchup. Yung fries. Yummy, guys. Oh, yummy yan, no? Yeah. Cheers. One down. Konting ano lang, celebrate lang kasi nakapasok sa ano, nursing home. One step at a time, guys. Kung saan yung ketchup? Sira naman. Pa? Ano yung nurse na? Nursing home. Sa nursing home, kuya. Mag-aalaga ng mga matatanda. Tutulungan sila ano? Tutulungan sila sa pang-araw-araw nilang gawain ano? Ay nga pala guys, ano? Sa Carlton Manor ako nag-apply kanina lang. Ano? I-refer lang ako ni Ate Shine, yung kasama ko sa bahay. Ayun, mahirap pumasok sa kanila kasi parang nasa Pilipinas pa lang ako. Ano, nagsisend na ako ng resume doon para nag-asa ko sa group. Sinabi ni ano, Ate Shian na ano, mag-send ako ng email. Eh, kaso, parang hindi na yata nag-accept na. Parang puno na yung ano, inbox nila. Kaya, buti na lang si Ate Sunshine, nakasama namin sa bahay. Ano, doon siya nag-work sa Carlton. So, yun, sakto-sakto. Sabi ko sa kanya kung pwede niya ako i-refer kasi nahihirapan nga akong kontakin yung director ng nursing home. So yun na nga, nag-message siya si Ate Sunshine. Sabi niya sa akin tatawagan ka ni parang yung scheduler nila. Eh nung time na yun, parang nasa labas yata kami. So hindi ko nasagot. Tapos tinawagan ko na lang ulit. Sabi ko na available nga ako for today's date. Ito na yun. 1 p.m. So, yun. Nag-ready lang ako ng mga, ano ko, ng mga papel ko sa, ano, sa school ko dati. Tapos, pinakita ko lang yung, ano, yung lisensya ko. Tapos, na registered nurse talaga ako. Pero sinabi ko sa director ng nursing home na wala akong experience bilang nurse.
Kasi nga sabi ko, maliit na yung sahod ng nurse sa Pinas. Kumpara nga dito, yung mga ganun. So, kaya sabi ko sa kanya, since may dalawa akong anak na binubuhay, hindi talaga kaya na mag-nurse ako sa Pinas. Tapos, ayun nga sabi niya, kasi ang experience mo dito, halos accounting daw, banking. Di sabi ko, kasi parang triple kasi ng sahod ng na, ano, nurse sa Pinas, yung sahod pag sa bank ka nag-work or sa ano, BPO. Kaya yun, sabi niya, that's sad, but yeah, yun na. Sa una, sabi pa niya sa akin na ano, ang tinanong niya pala yung, ano ba yun sabi niya? Ang ginakarap sa'yo. Ayoko, gusto ko ganyan lang. Ang tinanong niya sa akin yung, kung nag, hands-on daw ba ako dati nung college ako sa hospital, ganun. Nag-alaga daw ba kami ng mga matatanda? Sabi ko, yes. Tapos, yun, sabi niya sa akin, kahit wala akong experience bilang nurse, pero may lisensya lang ako sa Pilipinas, tinanggap pa rin nila ako. Tapos, ang sabi niya sa akin, ano, tawag na to? Sa first 5 shift, parang minimum wage lang muna. Tapos, sabi niya, sa 6 shift, yun na yung regular na pay. So, ayun, ang sabi lang niya sa akin na, ang kasi hindi ko naman, hindi ko siya tinanong exactly kung magkano yung sahod ko. Kasi diba parang nakakaya. Pero sinabi niya, no, proactively sinabi niya naman. Pero yun nga, yun na lang. Tapos, ayun, tapos nung time na yun na, ano, may parang pinapirman siya sa akin. Tinanong ko pa siya, sabi ko, am I hired? Kasi parang nalilito ako ito, sabi niya. Yes, you are. Welcome to Carlton. Sabi niya sa akin. Kaya tuwang-tawa talaga ako. Super, ano, super bait ni ng director. Super bait lang ng director ng nursing home. Kasi yung parang ang gaan ng loob ko sa kanya. Kaya yun, ano, September 6, yun yung ano ko, orientation, and then, yun, explain lang daw ni Naila sa amin yung buong nursing home, lilibot nila kami, tapos, parang 100 plus bed capacity siya, pero ang itsura niya is para siyang St. Luke's. Para siyang St. Luke's, guys, yung dating, so yun. Welcome! Thank you! Para siyang St. Luke's, guys, yung dating. Kaya malinis, maganda. Ayun, ang cute lang ng mga ano, ng mga nanay doon, mga ano, lola at lolo. Tapos, ayun lang. Thankful ako na ano, natanggap. God bless you. So yun guys, thankful lang ako sa araw na to kasi madami kami nagawa. Pumunta pa lang kami sa service New Brunswick. Kasi ano, kahapon nag-exam kami ni Ken, pasado na kami sa written exam. Tapos ang sabi ni ate, ayun nga, nag-vision test siya. So ako na dapat mauna, kaso nga lang sabi ko wala akong, di ko dalhin salamin ko. Kasi nga, ang gusto lang talaga namin is photo ID. Hindi pala pwedeng dalawa na may driver's license ka na tapos may photo ID na pa. So, may photo ID. Dapat mamili ka lang sa dalawa. So, ang pinili namin yung driver's license. So, since pasado na kami sa written exam, ako, vision test na lang ako bukas ulit. Tapos, si Kenneth. Ayun, sorry guys. Naputol. So, yun nga. Since pasado na kami ni Kenneth, sa written exam ng driving test nila, kahapon, pagpunta namin sa service New Brunswick, ang sabi sa amin is vision test na sana kami. So, ako sana mauuna na vision test. Kaso, sabi niya sa akin, nag-wear ka ba ng ano, nagsusot daw ba ako ng eyeglass? Sabi ko, yes. Sabi niya, but we have it with you. Sabi ko, no. Kasi nga, ang plano lang namin is yung government photo ID nga. Eh, nung sinabi niya, no, yam. Eh, nung sinabi ni ate na hindi pwedeng dalawang meron kami, kailangan isa sa dalawa lang. Driver's license or government photo ID lang ang meron kami dapat. So, ang pinili namin, yung driver's license. Asa? So, ayun nga.
since di ko talaga yung eyeglass ko, si Kenneth muna yung naput, yung naunang mag-vision test. Tama? Ayun. So, after niya, nag-budget siya ng $90 para sa ano? Para sa yun? Schedule na ano? Para sa schedule ng road test. So, yun. $90, guys, para magpa-schedule ng road test. So, online lang daw yun. And then, yun. Bukas, ang gagawin namin is pupunta kami sa school ni Liam para sa registration. And then after that, punta ulit kami sa interview ko pala sa NTT work from home, permanent work from home. And then after that, punta kami sa service New Brunswick ulit para sa vision test ko. And then pictures ng dalawa, government photo ID ng dalawang kids. And then after that, punta na kami sa school ni Lucas. Kasi hindi mo siya nag-party. Ah, okay. Baka ko lang kasi. Kaya nanigurado lang ako. Kasi, hindi rin naman yung magkama dyan. Dahil anyways, in the future, kapag kumuha sila ng driver's license sila, ayun ang gagamitin nila. Ah, okay. Sige, di ba na lang. Kaya nalilito siya natin. Sa Philippines, kasi ang dami ating ID. Kaya atin na muna, sanay tayo sa ano. Hindi. Kaya one government ID lang is good. Yeah. Dito guys, papipiliin ka government photo ID or driver's license, sorry. So papipiliin ka. Guys, dito pala sa Canada, kailangan Claydo kayo. Every time na pagtapos nyo kumain, kailangan nyo linisin yung table nyo. Courtesy na nila yun, tsaka Canadian are known to be respectful, respectful talaga. So, every time na after nila kumain, na-try go sila rin nila sa main table nila. So, syempre, tayo namang mga Pilipino, dapat hindi tayo, alam mo yun, hindi natin hinahayaan na pag umalis tayo sa table natin, madumi dun. So, we need to follow kung ano yung ginagawa nila. Kasi syempre, nakakahiya. Yan. Yeah. Nakakaya na malinis sila. Tayo ay. Madumi daw. Yeah. Bagay ko na lang mahihiya na maglinis. Kasi may kita mo yung bawal ang dumi. No more? Kaya na nga, ano. Bukas ang gagawin natin eh. Sa ano ni Liam ng registration sa school. Nai-share mo pala yung vision text kung ano mo. Kung ano yung... Wala, sisilip ka lang naman na lang. Puro numbers lang. Ano, tapos yun? Traffic light, yung color. Sasabihin mo lang kung ano yung sa flash. Sabihin sa'yo, tatanungin ka, do you see the traffic light? Can you tell me the colors in order? Muna, red yung muna. Di sa'yo may red. Red, yellow, green, gano'n. Muna kasi nakagano'n eh, nakagilid. Tapos sumunod na traffic light, nakatayang muna. Ano siya? Red, yellow, green. Tapos, natanungin ka rin kung may nakikita ka mga ilaw dito. Wala ka nakikita? Meron. Parang signal. Color yellow. Yeah. Do you see any blinking light? Hindi niya sasabihin kung saan eh. Do you see any blinking light? Gano'n ka lang. Yeah, I see blinking light here on my left side. Do you see another one? Yes, I can see it here on my right side. Siluka. Mukhain daw guys, oh, sabi ni Kaskas. Nahilig yan sa camera si Lucas. Masayo ka. Oh. Masayo ba siya? Masayo ka siya. Pwede nga. Ay! Hana, hello!
Bukas pala i-enroll namin si Lucas. Malapit lang naman sa amin. Lakad lang. Sa bahay namin. Unahin namin bukas si Kuya Liam kasi registration sa school niya. And then after that, magpa-vision test ako. Babayad ng $90. And then, ano, interview. Sabihin ka. Mamaya, titignan ko nga parang mag-skip. Ay nga pala guys, ano, sorry. Nintendo. Yung ano pala, yung requirements ko sa Carlton, yung criminal record check. So, sabi nila, pumunta kami sa town police station dito sa Woodstock. Ang sabi ng police sa amin, punta ka lang sa website na nasa nakapaskill sa labas nila. Yeah. Parang then, police clearance natin yun, or NBI. Oh. Sa Pilipinas yun. So, online na lang siya. Tapos, di ko alam mo, i-claim mo na lang, but it's online. Parang magbabayad kaya sa yun, mag-register ka lang online. Then, everything is online here. Yeah. Bayad. And then, yun, yung deposit slip. And then, application form. Yun ang requirements. After na kinuha niya yung mga requirements ko sa school, yung ang tawag ito? Mga TOR ko, ganun. Pinakita ko sa kanya lisensya ko. Sabi ko, do you need this? Sabi, no, I don't need that. I just need yung ano lang, yung katibayan na graduate ako ng nursing, na nag-nurse ako, ganun. Is yung TOR ko. Ayun lang. Tapos pala yung mga gusto kumuha ng lisensya, kahit di na kayo kumuha ng ano, LTO recommendation na kung wala kayong violation. Kasi anyways, papasurrender naman yung Philippine driver's license ninyo. So yung iba kasing mga nakikita namin, dati akala ko din kailangan mo kumuha ng LTO recommendation na wala kang violation, ganun. Pero hindi naman. Parang sinurrender ko lang yung Philippine driver's license ko tapos. Pero prior to that, you need to check the exam. Once you're done with the exam, yun, you need to go to Service Canada. Isa lang yung ano nila dito, parang government, ano nila, what do you call this? Parang government facility. Lahat nandun na. Driver's license, government IDs. Medicare. Medicare, parang PhilHealth sa atin yun. Saka yung pag-register ng kotse. Yep, yung registration and renewal ng mga license and cars. Isang building lang siya. Ay, share mo pala yung taga-exam kagabi. Diba 17 out of 20 ako? Eh, ang pasado is 16 out of 20. Hmm. Share mo sa kanila. Wala. Na ano, na hindi ko nasagot kasi mandatory. Kapag ano na lang. Ah, sige, sa susunod na video, guys. I-share namin sa written exam. Tama na, normal. Huwag mo sabihin, dadali mo yun sa bahay. Kaya po, ano, English. So, ayun guys, madali yung mga government services na dito. Like, 5 to 10 minutes tapos ka na. Tapos wala akong masyadong pila. Yeah. Tulog! Kaya mas convenient talaga dito. Punasang may kamay mo. Ano mo, Arthur? 30 o, eh! Yeah! Pakita mo pa yun, ah. Yummy. Ito na mo. Gusto yun. Kinain na niya kabilang kamay. Bina tayo? Let's go. Sayang nga. Dami din magawa natin ngayon. So yun guys, pauwi na kami ngayon. Papahinga. Hey, dirty, oh. Kasi nagpapasaway na itong isa. Babay ka na. Bye guys. See you next time. Bye. Guys. Bye. Na.